So ito yung mga manok po natin, halos kadalasan po ito is upgraded na ito na native chicken crossed by the Basilan or Huluwano rooster. Yang Huluwano na yan yung nakikita ninyo. Yan yung pinacross ko dito sa ating mga native chicken. And napapansin ko kasi kapag pure na native chicken yung inalagaan po kasi natin, kailangan pa kasi natin maghintay ng around mga 5 to 6 months bago po tayo kumita. Whereas kung i-upgrade po natin ng isang heritage rooster o kaya tulad itong Huluwano is about mga 2 to 3 months is pwede na po tayong kumita. Which is yung presyo nito sa pure native chicken and upgraded na native chicken is halos magkapareho lang sila. So yung pinaka the best na gagawin po natin para mas maibinta po natin ng mas maaga, edi mas maganda na i-upgrade na lang natin for the heritage rooster yung ating native chicken para agad-agad isa kumita tayo para meron tayong magamit na for expenses especially sa mga feeds, vitamins and antibiotic para sa ating mga manok. Ang ako dito sa pag-alaga ko po dito ng manok, mag almost a year na tayo dito sa pag-alaga po ng mga manok. Pero kung napapansin ninyo, bakit hindi tayo nag-alaga po ng mga heritage chicken? Ang una ko kasing tinitingnan dito is yung location po natin, yung area natin. So bago tayo nag-alaga, tinitingnan natin yung market nitong ating mga manok. So nagtanong-tanong tayo sa mga buyer natin kung ano po ba yung mga manok na madalas hinahanap po nila. Ano po ba yung mga manok na in demand sa ngayon dito sa lugar po namin dito sa Cebu. So yung mga buyer po natin, kadalasan talaga na binibili nila is ito po yung mga native chicken or mga upgraded na native chicken kung saan yun po yung nabinta po natin last week. Kaya yun, ito yung sinimulan natin. Hindi lang, actually, meron tayong kapasidad, meron tayong kakayahan na mag-alaga po ng heritage chicken. Kaso nga lang, yung problema is paano natin i-market itong heritage chicken po natin. So, kaya hanggang ngayon, kahit mag-isang taon na tayo, is yung ating mga alaga lang po dito is native chicken. Although yung native chicken sa ngayon is napakamahal yung presyo. Dati pag season talaga sa mga ano yung mga manok, yung mahal na presyo umabot talaga siya ng 350, 300 ganun. Pero sa ngayon medyo bumagsak yung presyo ng mga manok po natin. So okay lang. So ano na lang natin, i-timing na lang natin by the next time na dapat ibinta po natin ng buwan kung saan yun yung mahal na presyo ng manok. So actually sa native chicken naman sa napapansin ko or sa upgraded na native chicken, hindi ko talaga siya masabi na wala siyang kita. Kung kaunti lang po yung inyong alaga na mga upgraded na native chicken or native chicken, talagang ano siya, maliit yung inyong income. Pero kung nasa volume ka, kumbaga marami yung inyong mga breeder ninyo, marami yung inyong inalagaan ng mga native chicken, at least mas ano siya, mas magiging mataas yung posibilidad na mas malaki yung inyong income. Then marami kasing ano, maraming nagsasabi sa ibang vlog, sa comment section din po natin na wala daw kita dito sa native chicken. Actually, sa lugar po natin iba-iba yung presyo. Minsan sa ibang lugar napaka-in demand ng heritage chicken at yung itong mga native chicken is hindi siya gaano ka in demand. Kasi nga kung native chicken, kung i-compare po natin siya sa heritage chicken, talagang talo po talaga itong native chicken in terms sa egg production and in terms din po sa timbang, talagang talo po talaga itong ating mga native chicken po natin. Kaso nga lang yung problema dito is yung ating purpose dito is ano kasi pangkarne. So ang native chicken actually, pinaka masarap siya na karne, yung native chicken, kaya napaka-in demand niya. So, nagtanong-tanong din po tayo kasi meron tayong kakilala ng mga driver, mga taxi driver, mga jeepney driver. Pag andun sila sa mga kainan, talagang ang hinahanap po talaga nila is yung mga native chicken. So, dito sa Cebu, once pumunta sila ng mga karinderya, mga kainan, isa lang talaga hinahanap nila kung magtanong talaga yan sila sa mga kainan na kung meron bang mga bisayang manok. Bisayang manok, that means native chicken.
So, yun yung mga hinahanap doon sa mga karinderya. Kadalasan din sa mga may-ari din po ng mga kainan, mga karinderya, yung kadalasan na gusto nilang bilhin is ito din po yung mga native chicken. Kasi ito talaga yung mga hinahanap ng mga customer nila. Kaya ito sa ngayon, ang ginagawa natin is hindi lang muna tayo nag-alaga ng, ng mga heritage chicken. Maganda sana yung mga heritage chicken kasi ang isang manok pwede siyang umabot ng 3 kilos, 4 kilos, or 5 kilos. Kaso nga lang, problema natin, paano natin ibinta. May buyer din, itong buyer na pumunta po dito sa atin, is, hindi po talaga siya bibili po ng mga malalaking manok. For example, yung Caber, yung mga BPR, yung mga Rhode Island. So, yan yung binibigay ko na example sa kanya. Nagtatanong tayo, baka pwede tayo mag-alaga at pwede tayo makapagbinta sa kanila. Sabi nila, hindi sila masyadong bumibili ng ganyan. Bumibili man sila pero hindi gaano karami. Yung hinahanap talaga nila is native chicken. So, therefore, ang pinaka-ano talaga, pinaka-in-demand na manok dito sa lugar po namin is yung native chicken. So, dapat bago tayo mag-alaga ng iba't ibang livestock tulad nitong manok, titingnan muna natin yung location natin, yung area natin, kung ano yung pinaka in demand sa ano sa market, ano yung pinaka gusto ng mga buyer, ng mga customer na klase ng manok. Kasi aanhin naman natin na marami tayong mga heritage chicken na alagaan, and at the end of the day is yung problema naman natin is paano naman natin siya ibenta, di ba? So, yan yung isa sa mga dahilan na until now is almost a year na tayo kung bakit hindi tayo nag-alaga pa rin ng mga heritage chicken. Ang pinaka-positive things or yung advantage po dito sa native chicken is pwede po tayo magsimula sa maliit na puhunan. Kasi just imagine if yung heritage chicken yung alagaan po natin dito, una, kailangan po talaga ninyo na gumastos ng incubator. Kasi ang heritage chicken kasi is hindi kasi sila naglilimlim. Compare po dito sa dito sa native chicken, ang advantage po dito is naglilimlim po sila. Yung native chicken, kumbaga napipisa yung kailang mga itlog in a natural way na hindi na po natin kailangan na gumastos pa ng incubator. So sa pag-alaga po ng native chicken, pwede po tayo magsimula sa maliit na puhunan. Ako nagsimula po tayo about mga 5,000 lang yung ating puhunan po dito. Hindi po gaano kalakihan yung ating puhunan. So kung i-compare natin sa heritage chicken, mas ano pa siguro, mas kailangan talaga natin ng malaking kapital. Kasi kailangan natin ng gumastos ng ilaw, incubator. At itong mga heritage chicken kasi is medyo sensitive sila. So mas madali silang magkasakit. Compare po dito sa native chicken natin kung saan itong mga native chicken po natin is naka-adapt na po sila dito sa klima po natin dito sa Pilipinas. So yun yung pinaka-advantage po sa native chicken. And then sa ibang lugar naman, kung halimbawa medyo hindi gaano ka-in-demand itong native chicken natin, actually depende kasi sa lugar eh. So kung sa tingin nyo, the native chicken is hindi gaano siya ka-profitable sa inyong lugar, is ano lang talaga. So kailangan natin mag-switch into the heritage chicken para naman tayo kumita sa pag-alaga po ng mga manok po natin. So actually, yung pag-alaga natin ng mga hayop, depende po sa demand sa ating lugar. Kung ano po yung kailangan ng mga customer po natin or yung mga buyer po natin. Yun yung tinitingnan po natin. Kasi napaka-useless ng ating mga manok. Kung marami tayong mga manok, tapos hindi naman siya gaano ka-patok doon sa mga hindi siya gaano ka-in demand ng mga customer yung ating mga manok. So at least, paramihin natin yung ating mga native chicken para sa ganun ay kumita tayo ng malaki. Kasi kung maliit lang po yung ating yung ating mga native chicken, is of course kaunti lang po yung kita natin. At isa sa mga advantage po talaga ng pag-alaga po ng native chicken, tulad po nitong sa atin is medyo malayo po yung mga kapitbahay po natin, is about 2 to 3 kilometers away. Yun po yung kapitbahay natin dito sa probinsya. Talagang tinitake ko muna yung advantage po dito na mag-alaga po talaga ng native chicken. Sa ganon,
Kung magbigay naman tayo ng mga commercial fish sa ating native chicken, bali kaunti lang po yung ibibigay po natin. Kasi after natin na magpakain po sa ating mga manok, is mayroong marami pang mga insekto na pwede nilang kainin dyan po sa paligid natin. So yun yung advantage po ng pag-alaga po ng native chicken. So lahat po ng ano, lahat po ng klaseng manok na alagaan po natin is meron po talagang mga positive or mga advantage and disadvantage sa pag-alaga. Depende na lang kung anong klaseng manok yung magandang alagaan natin. Heritage chicken at saka native chicken, pareho lang ho yan sila na magandang alagaan. Depende na lang kung gaano siya kaindiman po sa lugar po natin. Pila na kakatuig nung nang kumprag manok nang? Pinaka kuan gyud pinaka kasagaran nga indiman karon nga manok, unsa man gyud pinaka indiman nga manok kabahin sa inyo para sa inyo nga side? Bisaya gyud. So mas maayo na lang mag-maintain na lang tag Bisaya, upgrade Bisaya, di ba? Oh, Bisaya. Kana upgrade naman ni siya pero Bisaya gyapon. Oh. Mailan man ninyo lang Bisaya gyud. So yan po yung sinasabi po ng buyer po natin na yung pinaka-in-demand nila, yung gusto nilang bilhin is yung native chicken.